kinauuhawan kita, aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko. Damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito makahadlang. Sa patulog ko'y may kakalang makita ka. Kaluwalhatian mo'y maranasan tuwi na puburin kita. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Kinauuhawan kita, damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito makahadlang. Sa patulog ko'y may kakalakan. Wala akong ibang nais kundi ang makita ka. Kaluwalhatian mo dakilain ka, O Diyos, sambahin ka.
hinain ka, O Diyos, sambahin ka. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa, purihin ang ating Diyos at bisan pa welcome sa ating gawain ngayong araw ng Linggo. Ngayon po ay araw ng Sunday, May 22 po. Ano? At salamat sa ating Diyos sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay at sa nakalipas sa isang linggo tayo po ay sinamahan at pinagpala ng ating Panginoon. At ngayon pong araw na ito, tayo po ay darako sa panibago na namang pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating pananambahan sa Kanya. At bagong lahat ay inaayahan ko po ang bawat isa na makipagbukas po sa akin sa atin pong mga Biblia sa aklat po ng Kolosas, Kapitulo 3, Versikulo 12. Colossians chapter 3, verse 12. Yan, kung nakita na po ba natin, tayo po isama-samang magbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi po rito, kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. At bago po tayo dumako sa ating pambukad na panalangin, tayo po muna ay sama-samang umawit ng awit ng pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin kayo dakilang Diyos. Yes, Jesus. Salamat sa kabutihan ninyo, Panginoon. Tuloy namin kayo sinasamba. Tuloy namin kayo dinadakila. Walang ibang Diyos na katulad ninyo. At walang ibang Panginoon na ihigit sa inyo. Kayo ay banal, pabuti at hindi nagpapako. Lumalapit po kami sa inyo, O Diyos, nang may kapakumbabaan. Kinikilala ang kapangyarihan ninyo at ang inyong pagka-Diyos. Sa aming mga buhay, sa aming puso at kaisipan, taglay namin ang lubos na pagkaunawa na wala po kami magagawa kung kami po'y hiwalay sa inyo. Sa umagang ito, nais namin kayong papurihan, itinataas namin kayo, niluluwalhati bilang aming makapangyarihang Diyos na banal na hindi nagbabago. Sa umagang ito, O Diyos, lumalapit po kami. Ang aming mga pusong ito, O Diyos, ay pinapasakop namin sa inyo. Ano man ang mga nakikita ninyong bahid ng karumihan at kasalanan at karumihan, patawarin niyo po kami, dakilang Diyos. Linisin niyo po kami ng inyong banal at makapangyarihan po sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakamali, ang bawat pagmamataas, pagmamatigas, pagsuway, lahat ng mga bagay na nagawa naming labag sa kalooban ninyo. Huwag lahat ng mga bagay na nagawa namin hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, humihingi po kami ng kapatawaran. Sa umagang ito, sa aming pagharap sa inyo, kami po'y linisin ang inyong banal at makapangyarihang dugo at gawing karapat-dapat ang bawat isa sa amin sa aming pagharap sa inyo. Ang aming mga pusong ito ay inyong pagdalaysayin at linisin sa iyong harapan, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! A pure heart, that's what I long for. A heart that follows heart after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows heart after deed. A heart that hides your word so that sin will not come in. A heart that's undivided but one who rules and reigns. A heart that beats compassion
that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows heart after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows heart after thee. A heart that hides your word so that sin may not come in. A heart that's undivided but one who rules and reigns. A heart that beats compassion that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word so that sin may not come in. A heart that's undivided but one who rules and reigns. A heart that beats compassion that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word, a heart that hides your word so that sin may not come in. A heart that's undivided but one who rules and reigns. A heart that beats compassion that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word, hallelujah. A heart that hides your word so that sin may not come in. A heart that's undivided but the one who rules and reigns. A heart that beats compassion that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. Sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Hallelujah. Purihin po kayo, dakilang Diyos. Salamat sa inyong kabutihan. Aming dalangin sa umagang ito na sa aming pagpapatuloy sa pasimula ng gawaing ito at sa aming pagpapatuloy at maging sa pagtatapos. Dalangin namin na mamalagi at manatili ang inyong pagsama at patuloy naming maranasan ang inyong banal na presensya. Inyong ihanda ang aming mga puso at isipan, maging sa aming mga pagpupuri at pagsamba, maging sa pagpapahayag ng inyong mga salita sa aming pakikinig. Inyong buksan ang mga puso at damdamin at bigyan ng kaliwanagan mula sa inyong mga salita na siyang magiging kadahilanan upang kami ay higit at lalong tumibay at lumalim sa aming mga pananampalataya at pagkakilala sa inyo. Samahan niyo po kami ngayong umagang ito. Mabalagi ang inyong presensya sa aming kalagitnaan. Purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah! Purihin ang Diyos at sa umagang ito, tayo po ay sama-samang umawit ng mga awiting papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah!
Amen. Purihin natin ang Diyos. Ang Diyos natin ay mabuti. Amen. Sama-sama tayong umawit ng mga papuri at pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Damang namamula sa aking puso ang pag-ibig ng Diyos na sa atin ay tumubos. Walang pagsiglan ang kaligayahan, ang siya'y sambahin at paglingkuran. Pagkat siya ang sa atin ay umibig, tunay at walang kaparis, wagas na pagpupuri sa kanya'y ihahayag. Magbigay papuri sa Diyos na mabuti, dakila niyang gawa ay ihayag ng mga lagi. Siya nagpapago mula pa noon. Damang-dama mula sa aking puso. Damang-dama mula sa aking puso ang pag-ibig ng Diyos na sa atin ay tumubos. Walang pagsigla ng kaligayahan, ang siya'y sambahin at paglingkuran. Pagkat siya ang sa atin ay umibig, tunay at walang kaparis, wagas na pagpupuri sa kanya'y ihahayag. Magbigay papuri sa Diyos na mabuti, dakila niyang gawa ay ihayag ng mga labi. Siya pa noon. Magbigay papuri. Magbigay papuri sa Diyos na mabuti, dakila niyang gawa ay ihayag ng mga labi. Siya ang ating Diyos, tunay na Panginoon, hindi magbabago mula pa noon. Kailanman hindi magagapi, kailanman hindi magagapi, kadiliman may hindi magwawagi. Yes, Lord. Pagsubok man kung sa akin ay dumating, sa pangako ng Diyos ako ay kakapit. Pagkat siya ang sa atin ay umibig, tunay at walang kaparis, wakas na pagpupuri sa kanya'y ihahayag. Magbigay papuri sa Diyos na mabuti, dakila niyang gawa ay ihayag ng mga labi. Siya ang ating Diyos, tunay na Panginoon, nagbabago mula pa noon. Magbigay papuri. Magbigay papuri sa Diyos na mabuti, dakila niyang gawa ay ihayag ng mga labi. Siya ang ating Diyos, tunay na Panginoon, di nagbabago mula pa noon. Hindi nagbabago mula pa noon. Hallelujah! Patuloy tayo magpuri sa ating Panginoon.
sapagkat siya'y karapat-dapat tumanggap ng walang hanggang papuri at pagsamba. Hallelujah! Purihin siya. Yes, Lord. Hallelujah. Ako'y magpupuri, ako ay sasamba sa dakilang ngalan ng Panginoon. Ang kanyang katuwiran, ang kanyang kabutihan, nagbibigay kasiyahan sa puso ko. Magpupuri. Ako'y magpupuri, ako ay sasamba sa dakilang ngalan ng Panginoon. Ang kanyang katuwiran, ang kanyang kabutihan, nagbibigay kasiyahan sa puso ko. Salamatan, purihin siya. Ihahayag ang kadakilaan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya ay batong publihan, ang matibay ko ang tanggulan. Siya ay Diyos noon, ngayon at pagpakailanman. Purihin siya ng bawat labi, purihin siya. Ako'y magpupuri. Ako'y magpupuri, ako ay sasamba sa dakilang ngalan ng Panginoon. Ang kanyang katuwiran, ang kanyang kabutihan, nagbibigay kasiyahan sa puso ko. Purihin siya, purihin siya ng lahat ng nilikha. Purihin siya ng may galak, ngalan niya'y itataliyan. Ang Diyos ay kahanga-hanga, dakila ang mga gawa. Purihin siya't pasalamat, purihin siya. Ihahayag ang iyong kadakilaan, ihahayag ang kadakilaan. Pag-ibig niya'y walang hanggan, siya ay batong kublihan. Ang matibay kong tanggulan, siya ay Diyos noon, ngayon at pagpakailanman. Purihin siya ng bawat lahat, ihahayag ang kadakilaan, ihahayag ang kadakilaan. Pag-ibig niya'y walang hanggan, siya ay batong kubtihan. Ang matibay kong tanggulan, siya ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Purihin siya ng bawat labi, purihin siya, purihin siya, purihin siya, purihin siya.
salamat at purihin siya. Purihin siya at pasalamatan, purihin siya. Purihin siya at pasalamatan, purihin siya. Purihin po kayo dakilang Diyos, tunay nga po na kayo ay karapat-dapat pasalamatan, luwalhatiin at purihin sa inyong kabutihan at kagandahang loob. Salamat po ng marami. Hallelujah. Sa inyo, O Diyos, kami po ay luwalapit. Narito, Panginoon, ang aming mga puso. Manahan ka at pagharian, O Diyos, ang aming mga puso ito. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Jesus. Narito ang puso ko, manahan ka at tuluyang pagharian. Ibibigay sa'yo, Diyos, ang lahat, ang puso ko at isip, ikaw ang tanging nais, ang anay manama, ang iyong pag-ibig. Narito. Narito ang puso ko, manahan ka tuluyang pagharian. Ibibigay sa'yo, Diyos, ang lahat, ang puso ko at isip, ikaw ang tanging nais, ang anay madama, ang iyong pag-ibig. Punuan mo ang puso ko, kauhaway pawin ng iyong pagmamahal, at ang buhay kong ito'y gawing karapat-dapat, papuri pagsamba sa iyo ay narito ang puso ko. Yes, Lord. Manahan ka tuluyang pagharian. Ibibigay sa'yo, Diyos, ang lahat, ko at isip, ikaw ang tanging nais, ang anay manama, ang iyong pag-ibig. Punuan mo ang puso ko, pawin ng iyong pagmamahal, at ang pagsamba sa'yo ay alay. Punuan mo ang puso ko, kauhaway pawiin ng iyong pagmamahal, at ang buhay kong ito'y gawing karapat-dapat, pagsamba sa iyo ay alay. Punuan mo ang puso ko, kauhaway pawiin ng iyong
mahal at ang buhay kong ito'y gawin karapat dapat papuri pagsamba sa iyo ay alay punuan mo ang puso ko kauhaway pawiin ng iyong pagmamahal at ang buhay kong ito'y gawing karapat dapat papuri pagsamba sa iyo ay alay punuan mo ang puso ko kauhaway pawiin ng iyong pagmamahal at ang buhay kong ito'y gawing karapat dapat papurit pagsamba sa iyo ay alay ikaw ang aking Diyos kailan pa man ikaw ang aking Diyos kailan paman ikaw ang aking Diyos kailan paman purihin kayo Panginoon walang ibang Panginoon walang ibang pag-ibig na masihigit pa sa pag-ibig na pinakita ninyo sa amin o Diyos. Kung kaya naman ang aming mga puso nito ay sa inyo lamang namin hinahalay, hinahandog. Purihin kayo, Panginoon. Ang aming mga puso nito ay tanging sa inyo lamang inaalay, O Diyos. Walang ibang pag-ibig na maikukumpara sa pag-ibig mo, Diyos, na sa akin ay ipinadama. Di walang pagmamahal na sa'yo ay higit pa. Tanging minimitid ang aking pusong uhaw. Maranasan ng iyong pag-ibig at iyong kalinga pagkat sa piling mo'y kaligtasan na titiyak ang pag-ibig mo Jesus tunay at tapat isang biyayang kaloob mula sa'yo pagmamahal di magwawakas pagkat sa'yo'y nasumpungan ang kasapatan na tunay na kaligaya walang ibang pag-ibig na maikukumpara sa pag-ibig mo, Diyos, na sa akin ay pinadama. Di walang pagmamahal na sa'yo ay higit pa. Tanging ng aking pusong uhaw ay maranasan ang iyong pag-ibig at iyong kalinga pagkat sa piling buhay kaligtasan at itiyak ang pag-ibig mo Jesus tunay isang biyayang
kaloob mula sa'yo. Pagmamahal, hindi magwawakas. Pagkat sa'yo'y nasumpungan ang kasapatan mamahal, hindi magwawakas. Pagkat sa'yo'y nasumpungan ang kasapatan at tunay na kaligayan. Ang pag-ibig mo, Jesus, tunay at tapat. Isang biyayang kaloob mula sa'yo. Pagmamahal, hindi magwawakas. Pagkat sa'yo ay nasumpungan ang kasapatan na tunay na kaligayan. Ang kasapatan na tunay na kaligayan. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan ninyo, sa inyong banal na presensya na patuloy naming nararanasan at sumasama sa aming kalagitnaan ito. Muli sa aming pagpapatuloy ng aming pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, hayaan ninyo ang inyong banal na espiritong nagbibigay ng karunungan at nagbibigay ng kaunawaan ang siyang malayang magpahayag sa bawat sa amin ukol sa inyong mga salita na tunay at siyang totoo na makapagpapatibay ng aming mga pananampalataya. Samahan niyo nga po kami, dakilang Diyos, purihin po kayo. Ito po ang aming samot na langin sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Muli ay isang pinagpalang umaga sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay at kasama natin sa umagang ito upang makinig ng salita ng Diyos. Ngayon po ay araw ng Linggo, May 22 po, 2022. Alright, sa ating pong pagpapatuloy ay muli ay inaanyayahan ko ang bawat isa na buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Colossians, Colossians chapter 3, verse 12. Yan na, so sabi po dito sa Tagalog, ASND, kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayo maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis. Ito po ang salita ng ating Panginoon. So, sa ating pag-aaral ngayong umagang ito, ang topic po natin or yung title ng ating pag-aaral sa umagang ito is about humility, no? At dyan sa talatang binasa natin ay maliwanag ang sinasabi patungkol sa pagiging mapagpakumbaba. Ayan, bilang mga pinili ng Diyos, tayo daw po ay dapat na maging mapagpakumbaba. In all circumstances na mararanasan natin, bagamat may mga pagkakataon talaga ay sinusubok ang ating damdamin at kaisipan, pero walang ibang pinakamahalaga kundi sumunod pa rin sa kalooban ng Diyos na nagsasabi na tayo po ay dapat na maging mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis. So, dito po sa ating pagpapatuloy, the Bible describes humility as meekness. So, idinidescribe daw po o ipinapahayag o isinasalarawan ng Biblia na ang kapakumbabaan ay isang klase ng kaamuan, meekness, lowliness, and absence of self. So, pag sinabi pong humility, ito po ay pinagsama-samang pagiging maamo, pagiging mababa, at yung kawalan, yung ibig sabihin yung hindi pagiging makasarili, no? Hindi yung absence of self, ibig sabihin hindi yung sarili ang laging nakikita o hindi yung tayo ang laging
na iyahayag o hindi yung sarili natin ang nailalantad o naipapakilala. So yun po yung sinasabi dito. At sabi po dito, the Greek word translated humility and elsewhere literally means lowliness of mind. Sa wikang Griego po, pag binasa po natin yung Greek word na describe sa salitang humility, ito po ay mababasa natin sa salitang tapeino posune, no? Na ang ibig pong sabihin ay lowliness of mind, no? Pagpapakababa ng ating isip o pagiging mababa ng kaisipan, no? Yun po ang ibig sabihin. So we see that humility is a heart attitude. Ang pagpapakumbaba po ay isang katangian na o kalagayan ng isang puso ng isang tao, not merely an outward demeanor or behavior. Hindi lamang ito isang panlabas na anyo, no? Kasi maaari tayong makakita ng mga taong napakababa ng alam niyo yung tipong mapagpakumbaba at maamo, pero sa kalooban pala ay punong-puno ng pagmamatigas, no? So hindi lahat ng kakikitaan natin ng kaamuan ng panlabas na anyo ay masasabi nating may pagpapakumbaba. So ano po sabi dito? One may put on an outward show of humility but still have a heart full of pride and arrogance. Maaring ang isang tao ay magpakita ng pagpapakumbaba sa panlabas. Maaring makita natin ang isang tao ay magtinignan natin siya parang napakababa niya, parang napakaamo niya. Pero sa panloob niyang pagkatao, sa loob ng kanyang puso at damdamin at ng kanyang kaisipan ay arrogante pala, no? Full of arrogance. So ano sabi po ng ating Panginoong Jesus? Sabi po, Jesus said that those who are poor in spirit would have the kingdom of God. No? Ayan. Being poor in spirit means that only those who admit to an absolute bankruptcy of spiritual worth will inherit eternal life. Yung mga taong talagang ibinababa ang kanilang sarili, itinuturing na aba ang kanilang sarili, ang siyang magmamana ng buhay na walang hanggan. So therefore, humility is a prerequisite for the Christian. Kaya nga, pag hindi natin binaba yung sarili natin, no, yung sinasabing pagkakaloon natin ng pakikibahagi sa buhay na walang hanggan ay malabo, no? So hindi po tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan kapag hindi po tayo magiging mababa. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 3, blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of God. Anong sabi naman sa Tagalog? Sabi natin ha, mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos, no? Yung mga taong umaamin sa sarili na wala siyang sapat na kakayahan, wala siyang magagawa, no? Wala siyang kakayanan, wala siyang magagawa, o wala siyang anumang kayang gawin, no? Yan. Sa ADB naman, mapapalad ang mga mapagkumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Oh, napakaganda, di ba? Kaya ito ang isang bagay na dapat na matutunan ng bawat Kristiyano at bawat mananampalataya sapagkat ang pagpapakumbaba, sabi nga sa binasa natin, ito po ay prerequisite. Ibig sabihin, kinakailangan mo munang daanan o kinakailangan mangyari sa isang tao upang ikaw ay magkamit ng buhay na walang hanggang. Point number one, when we come to Christ as sinners, pag lumalapit daw po tayo sa ating Panginoon bilang mga makasalanan, we must come in humility. Hindi naman po pwedeng sinasabi mo at tumaharap ka sa Diyos bilang makasalanan at sinasabi mong ikaw ay makasalanan pero punong-puno ka ng kayabangan at pagmamataas. Hindi po ba? We acknowledge that we are very poor person. Kinikilala natin na tayo ay mahirap sa harap ng Diyos at walang kakayanan sa harap ng Diyos. At ano ba? And beggars who come with nothing to offer. Kumbaga parang pag humaharap tayo sa Diyos, hindi naman sinasabing maging pulubi ka o maging mahirap na mahirap. Kumbaga, kinikilala mo yung kakulangan mo sa harap ng Diyos. Lumalapit tayo in humility. Kinikilala natin ang sarili natin. Pag humaharap tayo sa Diyos, inaamin natin at kinikilala natin wala tayong kakayanan, wala tayong magagawang anuman kung hindi dahil sa Kanya. Yun po ang ibig sabihin, no? At wala tayong ibang pwedeng i-offer sa Kanya but our sin and our need for salvation. Na tayo po'y humaharap sa Diyos, hindi taglay ang mga kakayahan at humaharap tayo sa Diyos na walang mga kakayanan.
bilang mga taong walang kakayanan at walang magagawa at walang ibang hinahangad kundi ang pagliligtas ng Diyos. Yun po yung sinasabi dito, no? So pag lumaharap tayo sa Diyos, kinikilala nating wala tayong magagawa. Wala tayong sariling kakayanan na iligtas ang ating mga buhay at ang ating mga sarili. Sa halip tayo ay lumalapit sa Diyos, taglay ang ating mga puso na may kahandaan na magpabago, no? Taglay ang ating mga puso na naglalagak ng ating mga karumihan sa harap ng Diyos at handang pagpalinis sa Kanya. At siyempre, ang paghahangad ng kaligtasan mula sa Diyos. Ganun po yung dapat na paglaharap natin at paglapit sa Diyos, no? We recognize our lack of merit. Pag sinabing lack of merit, lack of worthy, kinikilala mong hindi ka karapat-dapat sa madalit sabi. So pag humaharap tayo sa Diyos, kinikilala natin na ang mga sarili natin ay hindi karapat-dapat and completely our complete inability to save ourselves, no? So pag humaharap daw po tayo sa Diyos, kinikilala natin na tayo po ay hindi karapat-dapat at wala po tayong kakayang iligtas ang ating mga sarili. So yun, ganun daw po ang dapat na paglapit natin sa Diyos at yun yung kahulugan ng humility sa harap ng Diyos. Kinikilala natin wala tayong magagawa. Wala tayong sariling kakayahang iligtas ang ating sarili, no? At wala tayong kakayahang makapagbigay ng pagtatagumpay sa sarili lamang nating kakayanan. Sabi po nito, then sabi dito, when He offers the grace and mercy of God, we accept it in humble gratitude and commit our lives to Him and to others. Yung mga taong tumanggap ng biyaya, sabi sa Ephesians 2:8, sa biyaya tayo nang aligtas. Ito hindi sa pamamagitan ng inyong mga sariling pagsisikap, kundi ito'y kaloob ng Diyos. Yung mga taong tumanggap ng biyaya ng Diyos, ng kanyang pagliligtas, dapat naman daw po itong tanggapin na may lubos sa pagpapasalamat. No? Lubos sa pagpapasalamat at pagpapahalaga. Diba? Kasi hindi naman po pwedeng alam yung pag sinabing grace, diba? Unmerited favor or undeserved favor pag sinabing grace. Tumanggap ka na isang klaseng biyaya, bagamat hindi ka nga karapat-dapat, pero minarapat ng Diyos at tanggapin mo ang biyayang yan. So in response, bilang mga taong mapagpakumbaba at mga taong in humility, ano yung response na dapat makita sa atin? Dapat makita sa atin, sabi po dito, meron tayong we must accept it. Alin? Yung grace ng Lord with a humble gratitude. No? Mapagpakumbaba na pagpapasalamat at pagkilala o pagpapahalaga saan? Sa biyayang ito ng Diyos. And in return, ano naman ang dapat nating gawin? We should commit our lives, no, to Him and to others. So bilang mga tao na nagpapakumbaba sa harap ng Diyos, na tumanggap ng biyaya at ina-acknowledge at kinikilala yung kanyang biyayang ito na tinanggap kahit hindi tayo karapat-dapat, in response to this, anong dapat na makita sa atin? Sabi po rito, we must commit our lives to Him at i-commit natin ang buhay din natin para sa iba. Hindi lamang para sa Diyos. Kasi madali sabihin na tayo ay maglilingkod sa Diyos o nagmamahal sa Diyos. Pero paano mong patutunayan ang pagmamahal sa Diyos na hindi mo naman nakikita? Kaya yun ang sabi ng Panginoon. Sinasabi mong mahal mo ang Diyos at iniibig mo ang Diyos, gayon ang iyong kapwa na lagi mo nakikita ay hindi mo magawang mahalin. So, dinemonstrate ng Lord kung paanong ipakikita ang pagmamahal sa Diyos. At yun ang sinabi niya kay Pedro, na kung iniibig mo ako, pakanin mo ang aking mga tupa. Kung iniibig mo ako, alagaan mo ang aking mga tupa. So, ibig sabihin, pag nagkukumit po tayo sa Panginoon at nagsasabing tayo ay may pagpapahalaga at pagpasalamat sa kanyang biyaya, pinatutunayan natin yan sa pamamagitan ng pagkukumit ng ating buhay at pagkukumit ng buhay natin hindi lang sa Diyos, kundi maging sa ating kapwa-tao. Diba? So yung commitment natin hindi lang sa Diyos, kundi maging sa ating kapwa. Diba? At doon mo mapapatunayan yun. Bakit? Kasi ano sabi ng Bible? Kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, ang siyang ginawa mo sa Diyos. Ang mga bagay na ginagawa natin sa kapwa natin, ginagawa natin sa Diyos. That's why kung talagang kinukommit natin, if we really commit ourselves to God, dapat ay committed din po tayo sa ibang tao. Committed din po tayo sa ating kapwa. No?
dapat committed din po tayo. Sapagkat sa commitment na ipapakita natin sa ating kapwa-tao, doon natin maipapakita ang pagmamahal natin sa Diyos. Sapagkat maliwanag ang sinasabi ng kanyang salita, ang mga bagay na ginagawa natin sa ating kapwa ay ginagawa natin hindi lamang sa tao, kundi sa Diyos. Amen? O yan, ano pong sabi po dito? Ang isang tao na talagang may pagpapakumbaba in humility, we die to self. Patay na tayo sa sarili. Walang akin, walang sayo, walang atin. No? Yung baga hindi na mahalaga yung ating pangsarili. Selfless ka na. No? So that we can live as new creations upang tayo ay mabuhay bilang mga bagong nilalang. Yun ang sinasabi ng 2 Corinthians 5:17. Patay ka na sa luma mong pagkatao sapagkat ang lahat ay pawang naging bago. We never forget that He has exchanged our worthlessness for His infinite worth. Hindi natin dapat kinakalimutan. Bilang mga taong lumalapit sa Diyos na may pagpakumbaba o may pagpapakumbaba or in humility, dapat hindi natin kinakalimutan na yung ating mga sarili na walang kabuluhan at walang halaga sa harap ng Diyos ay ipinagpalit sa kanyang buhay na talagang lubhang may halaga. No? Our sin for His righteousness. Yung ating makasalanan ng pagkatao ay pinalitan ng kanyang katwiran. And the life we live by faith in the Son of God who loved us and gave Himself for us. At yung buhay na meron tayo ngayon, tayo po ay nabubuhay ngayon sa pananampalataya sa pamamagitan ng anak ng Diyos na umibig sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. According to Galatians chapter 2 verse 20, basahin po natin. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. O di ba? Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Hindi na tayo nabubuhay para sa sarili lang natin, kundi tayo po ay nabubuhay dahil sa ating Panginoon at ang buhay na meron tayo ay buhay na galing sa ating Diyos. No? Kaya wala ang sino man ang pupwedeng magmalaki sa atin sa harap ng Diyos. Sabi po rito, ayan, kagaya na po nung binanggit dito, sabi sa English translation, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Ayan, di ba? Ang ganda. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Oh, napakaganda, di ba? Kaya paglalapit po tayo sa Diyos, kinakailangan lumapit po tayo na may papakumbaba, kinikilala natin ang kanyang kapangyarihan, may pakilala tayo sa ating mga sarili na wala tayong magagawa sa kanyang harapan, kinikilala natin na yung biyaya niya ay galing sa kanya at yung buhay na meron sa atin ngayon ay buhay na galing sa kanya. Number two, biblical humility is not only necessary to enter the kingdom of God, it is also necessary to be great in the kingdom. So, hindi lang prerequisite sa pagpasok ng kaharian ng Diyos ang sinasabing humility. But also, ang pagpapakumbaba daw po ay kailangan upang tayo daw po ay maging dakila sa kaharian ng Diyos. Amen? Ulitin ko ha, hindi lang necessary ang humility sa pagpasok natin sa kingdom ng Lord. O ibig sabihin, hindi lang yung pagpasok sa kaharian ng Diyos ang pwedeng mangyari kapag tayo po ay nagpapakumbaba, no? O kapag ang isang tao po ay merong humility sa kanyang sarili, hindi lang buhay na walang hanggan o kaharian ng Diyos ang pwedeng niyang ma-receive, kundi ano? Ang isang taong nagpapakababa or merong humility sa kanyang sarili, sabi po dito, ay nagiging dakila din sa kaharian ng Diyos. Ayan, ano? Sa Matthew chapter 20, verse 26 to 27, sabi po dito, ngunit hindi dapat ganyan ang umiral sa inyo. Sa halipang sino man sa inyo na gustong maging dakila, ay dapat maging lingkod ninyo. 27, at ang sino man sa inyo na gustong maging pinuno, ay dapat maging alipin ninyo. Dito nyo makikita, no? Taliwas ang konsepto ng pagiging leader sa konsepto ng pagiging leader ngayon. Taliwas, no, sa Bible.
Kasi yung mga leader ngayon, iba na eh. Ang mga leader ngayon, napaka-untouchable. Ang mga leader, hindi ko naman nilalahat, ano? Ang mga leader ngayon sa mga simbahan, very unreachable. Hindi mo makakausap ngayon, basta-basta, pag walang appointment. No? Napakahihirap ng hagilapin itong mga leader na ito. No? At yung mga leader ngayon, hindi mo nga mapag... Baka hindi mo na nga mapaglinis ng mga simbahan niyang mga yan eh. Very executive type ng mga dating. Taliwas sa konsepto ng Biblia na sinasabi, ang sino man sa inyo na gusto maging pinuno ay dapat maging alipin. Ibig sabihin, bilang tagapangunat, bilang mga leader, we must set an example sa mga tao na pinangungunahan natin. Pag sinabing tagapanguna, nangunguna ka na gumagawa ng anumang mga bagay na gusto mong makitang gawin ng mga tao. Ikaw ang tinitignan. Ikaw ang nangunguna sa paggawa. Hindi lang sa salita. Yun po yung sinasabi po dito. No? Kaya sabi po dito, here, Jesus is our model. Ang ating Panginoong Jesus ang siyang ating modelo. Siyang nagpakita ng pagiging mabuting halimbawa. No? Sa Philippians chapter 2 verse 6, pinakita rito yung halimbawang dapat sundan ng mga tao bilang pagpapakumbaba o bilang lingkod ng Diyos na may pagpapakumbaba sapagkat mismo ang ating Panginoong Jesus ang siyang perfect example. Nasabi dito, kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. 7. Yan, sabi niya, sa halip ibinaba niya ng lupusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin, naging tao siyang tulad natin. Verse 8, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Verse 9, kaya naman, itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. Ito makikita natin, ang ating Panginoong Yesus, bagamat siya'y kapantay ng Diyos, ay hindi niya pinanghawakan ng pagiging kapantay. Sa halip kusa niyang binitawan ang kanyang karapatang ito. No, yung kanyang kaluwalhatian at nag-anyong alipin. Binaba niya ng lubusan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-anyong alipin, naging tao siyang tulad natin. At sumunod siya sa kalooban ng Panginoon. Nagpakababa siya. The rest is history. Nabasa natin sa New Testament ang lahat ng sakripisyong inabot niya para lang abutin ang lahat ng tao. Inalipusta, pinahirapan siya, hindi siya pinaniwalaan. Lahat na. Pinersecute siya. Lahat na naranasan niya. Pero nanatili siyang sumusunod sa kalooban ng Diyos at nagpapakumbaba. Kahit na ganun ang kanyang kalagayan, tiniis niya yon alang-alang sa atin. Kaya ano ang laging reward? Pinarangalan siya ng kanyang Ama. At yon ang isang perfect example na po pwedeng maganap sa buhay ng isang tao sa kaharian ng Diyos. Na kapag tayo po ay mayroong humility at pagpapakumbaba, ano sabi dito? Tinataas tayo ng Diyos. Amen? Tinataas tayo ng Diyos. Pero wag naman nating hangarin na kaya tayo nagpapakumbaba dahil gusto nating maging dakila. Ang intention din natin, mali. Yung iba nagpapakumbaba para mapuri. Yung iba binababa yung sarili para makilala ng tao at ma-recognize ng mga tao. Mali din ho yun. Gawin natin ito ng may katotohanan sa ating mga puso. Totoo. Walang pagkukunwari. No? Just as He did. Not come to be served, but to serve. Ang ating Panginoong Jesus hindi siya nagpunta upang paglingkuran, kundi siya'y nagpunta rito upang maglingkod. No? So must we commit ourselves to serving others in all lowliness of mind. Kaya tayo po bilang mga anak ng Diyos, dapat natin paglingkuran ang ating kapwa-tao ng may kababaang loob. Always considering others better than ourselves. Dapat lagi natin tinitingnan ang kapakanan ng ating kapwa. Philippians chapter 2 verse 3. Ano sabi diyan? Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili.
salit magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Dito mo makikita na bilang isang tao, hindi dapat yung sarili natin ang lagi natin tinitignan at pinupus sa mga ministry. Hindi laging dapat ikaw. Minsan may mga pagkakataon na gusto mo lahat, ikaw na gumawa ng tungkulin eh. Gusto mo, ikaw na lang ikaw ang laging nakikita. Ikaw nang ikaw ang laging gumagawa. Kahit hindi mo tungkulin eh, pinakikialaman eh. May mga ganyang klaseng attitude sa church. Kahit hindi na trabaho, tinatrabaho para mag-gain ng mga papuri sa mga tao. Acknowledgement. Pero hindi yun ang sabi ng Bible. Mas higit natin tingnan ang kapakanan ng ating kapwa. I-push natin sila. No? Ibig sabihin, hindi yung sarili natin ang dapat na makilala at may taas. Huwag ang sarili natin kapakanan ang ating isipin, kundi ang kapakanan din ng iba. I-balance natin. Gusto natin magamit ng Lord. Well, nasain din natin lahat dapat magamit ng Lord. Hindi lang yung tayo ang mapabuti, kundi maging ibang tao mapabuti din. Yun po ang nais ng ating Panginoon. This attitude, sabi dito, make possible. Sabi dito, this attitude precludes selfish ambition. Ayan. So ibig sabihin mga kapatid, kapag ganito yung attitude natin, ay sinasaway tayo sa pagiging, ano yun, yung makasariling paghahangad o selfish ambition nga, kagaya na sinasabi kanina. At ano pa, tinatanggal din yung pride natin. No? So inaalis ang ating pang makasariling hangarin at paghahangad at tinatanggal din ang ating mga pride sa ating mga puso't isipan. Yan. Ano pa? Maging yung mga disagreement. Sabi dito, and the strife that comes with self-justification and self-defense. Yan. So, dapat imuwala din po yan. Pag hindi po tayo nagiging makasarili sa sarili natin, no, at hindi natin laging tinitignan na sariling kapakanan natin, naiiwasan ng alin? Yung mga kaguluhan sa paligid. Naiiwasan yung mga hindi pagkakaunawaan. The truly humble does not defend himself when falsely accused or unjustly treated. Yung taong nagpapakumbaba, no? Kapag siya'y nakaka-receive daw ng mga false accusations o hindi tinatrato ng tama, hindi niya dinidepensa yung kanyang sarili. At yun ang dapat na maging attitude natin. Kung alam mo sa sarili mong tama ka at alam mo sa sariling mali ang mga accusations, mali ang mga binibintang at mga sinasabi against you. Kung ikaw ay nasa katotohanan at nasa tamang kalagayan, well, walang rasong magpaliwanag. Walang rason na idepensa ang sarili. Bakit? Dahil yung katwirang nasa sayo ang siyang magdidepensa at magpapatunay na nasa tama ka. Amen po ba? Yan. So yung isang taong nagpapakumbaba, paano siya dumidepensa? He defends the truth. Ipinakikipagbaka niya yung katotohanan. Hindi yung kanyang ego or yung kanyang reputasyon. Ang isang taong may pagpapakumbaba, ang pinoproteksyonan niya ang alem, ang katotohanan, hindi yung ego, hindi yung reputasyon. Ang katotohanan ang pinagtatanggol natin. Yung righteousness ang iniingatan natin. Dahil kung iniingatan natin yung righteousness, walang rasong idepensa mo yung sarili mo dahil nasa tama ka nga. Naunawaan po ba natin? So mas mahalaga na idepensa natin o depensahan natin ang katotohanan sa halip na yung ating mga ego or self-reputation. Amen? Jesus was not ashamed to humble himself as a servant. Ang Panginoong Jesus hindi nahiya na ibaba ang kanyang sarili bilang alipin. Sa John 13 verses 1 to 16, pag binasa po natin yung mga talatang yan, na hanggang sa kanyang kamatayan sa krus, according to Philippians chapter 2 verse 8, talagang ginampanan niya yung kanyang tungkulin ng may pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Inalipustas at hiniya, pero buong pagpapakumbaba niyang sinunod ng kalooban ng Diyos at nagtagumpay siya. So, sa kababaang loob na pinakita ng ating Panginoon, he was always obedient to the Father.
At yun ang dapat na maging attitude natin. Sa pagpapakumbaba, na ipapakita natin, may papakita natin yung ating lubusang pagsunod sa Diyos. Amen? Oh, in his humility, he was always obedient to the Father, and so should the humble Christian be willing to put aside all selfishness and submit in obedience to God and His Word. Kung paano ang ating Panginoong Hesus ay naging mapagpakumbaba at lagi sumusunod sa kalooban ng kanyang Ama, tayong bilang Kristiyano at mananampalataya ay dapat natularan po ito. No? Na dapat lagi tayong handa na isa-isang tabi yung ating mga sarili. Yung ating pagiging makasarili dapat tanggalin sa ating mga buhay at lubusang magpasakop sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa kanyang mga salita. True humility produces godliness, contentment, and security. Yung tunay daw pong humility at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos, ito daw po ay nagbubunga ng pagiging makadiyos, ng kakuntentuhan, at ng seguridad sa ating buhay. Secured po tayo. Kaya tatandaan po natin yan. Sa panghuli, number 3, God has promised to give grace to the humble while He opposes the proud. Yan ang dapat natin maintindihan. Number 3, ang ating Diyos ay nagbibigay ng pangako ng kanyang biyaya sa mga nagpapakumbaba. Kaya nasain natin at yun ang pakamithiin natin na yung ating mga sarili ay mapanatili natin sa kababaan sapagkat ang biyaya ng Diyos ay umaapaw sa mga nagpapakumbaba. Subalit pinarurusahan naman ng Diyos o kalaban ng Diyos ang mga mapagmalaki. Purihin ang Diyos sa umagang ito at nawa sa ating pagbubulay-bulay at pag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito, tayo po ay lubos na naunawaan na ang kanyang kalooban sa ating mga buhay, tayo po ay nararapat na magpakumbaba. Ibaba ang ating sarili sa harap ng Diyos upang malayang makakilos ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Tanggapin natin ang kanyang pagliligtas na may pagpakumbaba. No? Tayo ay magbana ng kaharian ng Diyos at higit sa lahat, tayo ay maging dakila sa harap ng Diyos sa kanyang kaharian. Dahil tayo po bilang mga taong nagpapakumbaba, bilang mga anak ng Diyos, ay hindi nabubuhay sa ating sarili, kundi nabubuhay tayo dahil sa buhay ni Kristo sa kanyang katwiran na suma sa atin. Purihin ng Diyos sa umagang ito, kagaya ng ating Panginoong Hesus kung paano ang kanyang ginawa bilang isang modelo ng kababaang loob, dapat ito ay maging attitude din po nating lahat. Kaya sa umagang ito, bago tayo dumako sa pangwakas na panalangin, tayo po'y umawit ng isang awitin sa ating Panginoon. Lord, narito po ang bawat sa amin at nagpapakumbaba. Ninanasa, Panginoon, na maranasan ang inyong kapangyarihan at kalawalhatian sa aming mga buhay. Panginoon Manal, samahan niyo po kami. Ang aming mga buhay na ito ay inaalay at hinahandog namin sa inyo. Kinikilala ang inyong kapangyarihan na kumikilos sa aming mga buhay bilang Diyos na may tunay na may magagawa at tanging may magagawa. Purihin kayo, dakilang Diyos. Purihin kayo, dakilang Ama. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagmamataas. Inyong ipagpatawad, Lord, ang katigasan ng aming mga puso. Inyong ipagpatawad ang aming mga pagsuway. Sa mga pagkakataon na wala kaming ibang tinitingnan kundi ang aming mga sarili. Turuan niyo nga po kami na isa-isang tabi ang aming mga pansariling hangarin at mithiin. Hayaang ang aming mga buhay na ito ay malayang kilusan ng inyong banal na espiritu. Ipasakop sa kalooban ninyo at malayang baguhin at gawin ang inyong tunay na kalooban sa aming mga buhay na ito, Panginoon. Kayo aming Panginoong Hesus, bilang aming modelo, tulungan niyo po kami na matularan ang inyong mabuting halimbawa bilang inyong anak, bilang inyong mga lingkod, bilang mga Kristiyano at mananampalataya. Purihin kayo, dakilang Diyos. Hallelujah. Narito kami nagpapakumbaba
sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtaan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtaan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na haib, tanging dalangin, kami katakuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhati. Kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Nakila ang iyong pangalan. Iparanas mo sa amin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Ang iyong alam, iparanas mo sa amin, dakila Diyos. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Nakila ang iyong alam, nakila ang iyong alam, nakila ang nakila ang iyong ngalan. Purihin kayo, dakilang Diyos. Salamat po ng marami sa inyong mga salita sa umagang ito na nabigay sa amin ng kaliwanagan at nagpatibay ng aming pagkakilala at pananampalataya sa inyo. Salamat po ng marami. Purihin kayo sa pangalan ni Jesus ang lahat ay magsabi na amen at amen. Alright, sa umagang ito tayo po'y darako na sa ating mga pagkakaloob at ating mga pagbibigay ng ating mga handog sa ating Panginoon. At muli, paalala, no, ang inyo po mga kaloob o yung mga ikapu po ninyo ay maaari po ninyong ipadala at ibigay sa inyong mga kanya-kanyang iglesia o simbahan, no, kung saan po kayo kabilang. Ang layunin lamang po ng gawain ito ay upang ang mga kapatiran nating hindi nakakapagsimba ng Linggo dahil sila ay may mga trabaho or hindi na nakakalis talaga ng tahanan, no, o yung mga talagang may mga work
at hindi nakakaalis ng mga bahay, ay ito pong gawain ito'y para sa inyo. Alright, so salamat po at malaya po tayong magkaloob ng ating mga handog sa ating Panginoon. Sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto the sacrifices of joy, we bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, labis kami nagpapasalamat sa kabutihan ninyo. Pagpalain po ninyong lahat ng mga handog na ipinagkaloob ng bawat isa. Ito po'y maging kagamit-gamit, Panginoon, sa bawat gawain at iglesia na kinabibilangan ng lahat ng inyong mga anak. I pray na patuloy niyo pong pagpalain din ang programang ito, na patuloy na ginagamit yung daluyan ng pagpapalang espiritual sa lahat ng aming mga kapatiran na may mga panghihina sa kanilang mga espiritual na pamumuhay, at sa lahat ng mga taong hindi pa po nakakakilala sa inyo. I pray na patuloy niyo pong gagabayan at bigyan ng pagtatagumpay ang programang ito, at maraming mga kaluluwa, Panginoon, ang maabot sa lahat ng panig ng mundo at sa bawat bansa, bawat probinsya at bawat bayan. Salamat po ng marami sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Dalangin ko po na patuloy pong samahan ng bawat isa at sa pagpasok ng panibagong linggo. Ingatan niyo po ang bawat isa sa kanikanilang mga trabaho, hanap buhay at negosyo, at maging sa lahat ng mga estudyante ang inyong pag-iingat at pagpapala ang siyang patuloy na sumakanin ng lahat, Panginoon. Salamat po ng marami, dakilang Diyos. Sa inyo po kami po'y lubos na nagpapasalamat. Sineselyuhan ko po na inyong banal na dugo ang bawat isa. Sinusuot namin ang baluting pandigma ng Diyos, ang helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the shield of faith, the sword of the spirit, and the shoes of the gospel of peace, bilang pananggalang at proteksyon sa lahat ng pagkilos at kawa ng kaaway laban sa amin. Sa inyo po ay aming ibinabalik ang walang hanggang mga papurit parangal, pagluwalhati at pasalamat, at ang mga katugunan sa dalangin ito inaangkin namin na may buong pananalig at pananampalataya sa tanging pangalan ni Jesus. For thine is thy kingdom and thy power and thy glory. Mula sa ating dakila at tapat na Diyos, sa patuloy na pinagmumulan ng walang hanggang biyaya at kalakasan, ang kanyang pag-iingat at ang kanyang patuloy na pagsamang siyang patuloy na sa ating lahat, mula ngayon at magpakailanman, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Tapos na po ang ating gawain. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa buong maghapong ito at sa mga darating na araw sa buong linggong ito. Salamat po ng marami, purihin ng Diyos. God bless you all and to God be the glory.